Magandang umaga mga tax powers. Meron na naman po tayo. Ito naman po ang inyong lingkod, Mr. James L. Alberto. Babalik. Meron po tayong magandang topic ngayon. Ito ay magandang topic, ano? Epekto ng quarantine. Maganda po ang topic na ito. Ito ay tungkol sa ito ay tungkol sa how to avoid underdeclared or overdeclared, so puro declaration to ano, sales, benta, or purchases. Sandali lang ho. Paano natin ma-avoid yun? Napakahirap po nun. Overdeclared sales or overdeclared purchases, underdeclared sales or underdeclared purchases. So paano ma-avoid yun? Isa-isa lang po tayo. Okay. So dito po tayo mag-topic ngayon doon sa how to avoid. Okay? So ito ay basic lamang. Considering na ang taxpayer or ang kababayan natin ay walang nilabag na batas, hindi talaga siya nagkupit sa ating hindi po siya nagkaroon ng fraudulent transaction talaga. Okay? So ito ay doon po lamang sa madaling kumbaga napakasimpleng paraan, or ito ay isang basic po lamang. So kung bakit nagkakaroon tayo ng over declared or under declared sales and purchases. So sa madaling salita, kulang yung na-record may or sobra yung na-record. So doon po tayo sa recording phase or recording na transaction. So okay, no? So napakadali lang po nito. Doon tayo sa basic lang. Hindi to yung complicated talaga na sadya, no? Na talagang nag-underdeclared ka. Nagkaroon po lamang ng underdeclared dahil po yung sales per VAT or sales per percentage tax return ay hindi po siya, okay? Hindi po siya nagtugma sa income tax return. So, okay? Handa mabuti, ano? So, kung ang income tax return mo, ang na-declare mong sales ay 100,000, dapat yung VAT returns mo or BIR form VAT returns, dapat ay 100,000 din. Or, kung ikaw ay percentage tax, ang dapat, ang sa percentage tax return mo na binabayaran natin every month, ay dapat ang total sales na declared mo doon ay 100,000 din, at ang income tax return mo ay 100,000 din. So, kung may discrepancy po kayo, ito ay magiging tax deficiency. Okay? So, sa madaling salita, dapat po ay parehas. Okay? So, yan po ang ibig sabihin yan, ano? Dapat equal po yan. So, meron po akong, okay? Meron po akong isang kaibigan. Meron po akong isang kaibigan negosyante. Lumapit sa akin. Sabi niya, na-issuean siya ng letter of authority or LOA ng BIR. Alam naman po natin na halos every year ang ating kinaukulan ay nag-i-issue sila ng letter of authority or tax investigation sa mga taxpayers. Sabi niya na-issuean siya ng letter of authority at with attachment ng list of requirements. So doon pa lang sa list of requirements, ingat na kayo. Okay? So kung hindi kayo magsusubmit ng list of requirements, magkakaroon po kayo ng second notice pagkalipas ng 15 days, third notice after 15 days. Kung hindi pa kayo nag-issue, ito po ay photocopy po lamang. Mostly photocopies po lamang ang hinihingi. So, pag hindi po kayo nag-submit, may issue kayo ng subpoena dosis take-up. Naku po, napakahirap po ng may issue ng subpoena dosis take-up. Kaya ang advice ko lang po ay mag-comply lang, pero sa tamang paraan. Okay? So na-comply niya lahat to. Nagbigay siya ng documents, BIR forms, nabigay niya, ITR,
tsaka VAT returns, tsaka iba pang mga hinihinging returns na nasubmit na rin ho sa BIR, pero photocopy lang po. At tandaan, photocopy lang ang susubmit nyo. Okay. So, after na masubmit niya yon, nagkaroon siya ng notice for informal conference for 30 days. Pinapasagot siya ng notice for informal conference, pinapasagot siya sa notice for informal conference or NIC within 30 days. So, tandaan ha, ito ay 30 days lamang. Pag na-issue po kayo ng notice for informal conference ng 15 days to answer, so, ibig sabihin ay mali po yan. Hindi po dapat 15 days. So, binibigyan kayo ng 30 days. So, ang tawag dyan ay na-violate po ang inyong tawag doon, ang due process. So, dapat dito ay 30 days. Okay? So, na-issuean siya ng informal conference with attached tax deficiency computation. So, nakita namin doon, ang pinakamalaki niyang discrepancy ay yung under-declared sales amounting to 10 million. So, paano nangyari ito? So, tingnan namin mabuti. Sales declared for VAT, so na-declare niya sa VAT, ay mas mataas kaysa na-declared niya per ITR. So, it is, so sabi ko, meron ka bang tinatago o meron ka bang hindi na i-declare talaga ng mga resibo? Sabi niya, wala. Totally declared po yon. So clearly, it's just only over, na-overlook siya ng accounting staff or bookkeeper or accountant in preparing the financial statement or auditing the financial statements. So, kaya importante rin ho na pag mag-hire kayo ng accountant, kumbaga mag-hire kayo ng external auditor, dapat ay may knowledge din sa tungkol sa BIR at National Internal Revenue Tax Code. Dapat may alam sa dyan kung paano. Okay? Hindi lang po legal, kasama din po yung factual basis. Ito pong ni-discuss natin ay factual basis or paano mo maiwasan ang magkaroon ka ng tax deficiency with regards to under-declared or over-declared sales and purchases na hindi lang po nagtugma ang mga records. Okay? So, records lang ito, ah. So, ngayon, sa madaling salita, yung aking kaibigan ay nagkaroon siya ng tax deficiency or under-declared sales na 10 million. So, just imagine, yung 10 million, multiply it by 12%, yun ang babayaran niya. But, basic pa lang yun. Basic pa lang yun. Wala pa yung ano dun. Wala pa dun yung interest na 12%, surcharge na 25%, and also the compromise penalty. At take note, ha, wala pa doon yung VAT return, na 12%. So, sa madaling salita, sakop yung dalawa. Income and VAT ay babayaran niya as deficiency dahil lamang sa hindi nagtugma yung kanyang na file na returns. Okay? So, next. So, Mr. Alberto, paano mo naman nasabi na dapat magtugma talaga yung sales and purchases? Okay, so ito, papakitaan kita ngayon. Papakitaan kita ngayon ng accounting entry. Okay? Ito ang ating accounting entry. Itong sagot dyan. Tira mabuti. Halimbawa, nagkaroon ka ng sales or benta amounting to 112,000. So, automatically, makaka-receive ka ng cash na 112,000. I-debit mo siya as cash na 112,000. And then, magkakaroon ka ngayon ng credit sales na 100,000 na lang po yan. Kasi, babawasan natin dun yung value added tax na ang tawag kapag sales ay output VAT na 12,000. So, ang output VAT na 12,000, ito po ay mapupunta sa yung output VAT, kung makititingnan mabuti, yan, yung output VAT na 12,000, ito ay mapupunta sa BIR form VAT returns. At yung sales na 100,000, ito ay mapupunta sa financial statement na kalaunan ay ipa-file nyo rin as ITR attachment. Okay? So, 100,000 sales multiplied by 12%, dapat ay 12,000 din. So, sa madaling salita, yung output VAT na 12,000 ay dapat, kung ano yung result dun sa 100,000 multiplied by 12%, dapat ay 12,000 din. So, any discrepancy thereof will be considered as tax deficiency. Okay? It's either value-added tax or percentage tax.
Malinaw ha? Or it's either the value added tax or income tax. Doon naman tayo sa percentage tax. O, percentage tax naman, ito ay binabayaran natin every month. Okay, nakalagay dyan kung magkano yung sales. Halimbawa, ang sales mo is 100,000, multiply it by 3%, so 3,000 ang percentage tax. Ngayon, yung 100,000 na sales mo, dapat, sabi dito, okay, sabi dito, dapat, yung 100,000 na sales mo ay dapat, 100,000 din ang sales mo na nakadeclare sa income tax. Okay, ulitin ko, ano? So, kung percentage tax ka, hindi ka value-added tax, dapat ay, tandaan mabuti, ano? Kapag percentage tax, dapat ay hindi ka susobra sa 3 million ang sales mo. Kapag the moment na sumobra ka sa 3 million, dapat ay magpaalam ka na sa BIR. Sabi mo sa BIR, ako po ay sumusobra na sa 3 million. Ngayon po ay mag-a-apply na ko ng value-added tax. So, ipapalitan lang po yung inyong COR or Certificate of Registration. Papalitan po siya ng from percentage tax to value-added tax. At the same time, ano po ang papalit pa ulit? Yung inyong resibo. Kasi ang resibo nyo ay percentage tax, nagbago kayo, naging value-added tax. Tandaan mabuti ha. Okay. So, next topic natin ay tungkol naman ito doon sa purchases. So, parehas lang din siya. Okay? So, same lang din. Dapat, yung purchases nyo na declare sa value-added tax ay dapat ay pareho lang or equal or balance doon sa purchases na dineclare nyo sa financial statement and ITR. Okay? So, malinaw yan. So, meron pang isang katanungan. Ano po ba ang nilalaman ng... Ano po ba ang nilalaman? Or Mr. Alberto, ano po ba ang nilalaman ng mga purchases na ito? Okay. Ito ay hindi po lamang... ang pag sinabing purchases sa financial statement, ito po ay hindi lamang... Pag sinabi pong ano-ano, ito po ay hindi lamang purchases ng direct materials. Ito po ay purchases ng lahat ng inyong mga binili. For example, raw materials purchases that will be considered as direct materials. Okay? So, paano naman po yung indirect cost? So, pag sinabing indirect cost, ito po ay, for example, office supplies. Ano pa ba? Repairs and maintenance expenses. Okay? Ano pa? Telephone and electric or Meralco expenses. Isa pong expenses din yan. Batabol yan. Okay? So, lahat ng mga batable expenses, lahat ng expenses na subject to VAT, ay ilalagay niyo po yan. Okay? So, ano po ba yung mga expenses na subject to VAT? Saan po ito makikita? Kung makikita nyo, tingnan nyo po yung resibo. Meron po tayong official receipts. Pag sinabi pong official receipts or OR, ito po ay dapat nakalagay doon na ito ay VAT OR. Okay? Tanda mabuti. Kapag official receipts, ito ay resibo na nakuha nyo doon sa services. Pero kapag sales invoice, ito po ay invoice na nakuha nyo or binayaran nyo doon sa product. Hindi po ito services. Tanda mabuti ha. Pag official receipts, ito ay binili mong services. Kapag sales invoice, ito ay binili mong goods. So, yan, malinaw yan ha. So, ito ha, Mr. Alberto, purchases. Ang purchases po lamang ito, it involves VAT purchases. Okay, malinaw yan ha. Yung VAT purchases sa financial statement ay dapat ay pareho ng VAT purchases sa VAT return na pinafile. So, hindi po siya, well, dapat po ay walang labis at walang kulang para hindi po magkaroon kayo ng tax deficiency. Okay? So, ang tax deficiency yung sinasabi po natin ay dalawa po yan. It's either tax deficiency on the value-added tax at saka tax deficiency on the income tax return or pwedeng both. Pwedeng dalawa. So, maswerte kayo pag isa lang. Pero pag dalawa, laki problema niyan. Okay? Tingnan nyo pa mabuti po. Doon mo tayo sa accounting entry. Okay?
So, kapag meron po kayong purchases, mag-record kayo ng debit na 100,000. Alis halimbawa, 112,000 ang binili niyong goods. So, debit purchases 100,000. Debit input VAT na 12,000. And credit cash na 112,000. Tanda mabuti yan, no? So, tandaan mabuti yung debit at saka credit. Okay. So, ito yan, ano? So, bakit po ay 100,000 na lamang ang purchases? Ang binayaran ko is 112,000. Dahil po, tinanggal po natin yung value-added tax portion. Okay? Magkano po ang value-added tax portion? Kung ang binayaran mo is 112,000 divided by 1.12, that would be the amount of purchases na 100,000, multiply it by 12%, ang lalabas ay 12,000 input VAT. Tanda na, kung sa sales kayo, kung sales naman ang ginagamit ninyo, tanda mabuti ito, ano? Kapag sales, okay? Kapag sales po ito, ito po ay output VAT. Tanda na, kapag purchases, ito po ay input VAT. Tanda din po, ang input VAT ay nasa debit side. Okay. So, bakit po kailangan magbalanse ang purchases? Kasi po, itong purchases portion na debit side, ito ay mapupunta sa income tax return or financial statement. Ito namang input VAT, ito namang input VAT portion mo na 12,000, ito ay mapupunta sa value-added tax return. So, imagine, purchases na 100,000, multiply it by 12% equals 12,000. Less input VAT na 12,000 should be zero. Malinaw yan, ha? So, ano po ang solution dito? Paano po pag hindi po magbalanse? Paano po pag mayroong kaming financial statement na hindi pa na-file o hindi pa na-file yung ITI kasi marami pong extension sa ngayon dahil po doon sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. So, marami po ang na-extend na mga filing. Ito po ang inyong pagkakataon na maayos yan. Okay? So, kasi konting pagkakamali po ang laki ng problema. Naku, problema kayo. Kaya dapat ay maayos na ito. Dahil sa panonood nyo ng vlog na ito, siguro naman ay meron kayong idea kung paano ito ayusin. So, sa madaling salita, wala pong perpekto. Okay? Walang perpektong tao, walang perpektong dokumento, walang perpektong returns, walang perpektong financial statement. So, ang aking po sinasuggest lamang ay kahit papano, kahit basic lang ito, ay may iwasan ng sakit sa ulo. Okay? So, dapat ay balanse po. Ulitin ko, ano? Dapat ay balanse equal ang sales and purchases declared per returns and EPS. Dapat po ay pares lang po siya. Eh, paano nga po, Mr. Alberto, kapag hindi po balanse? Anong gagawin? Number one, ang gagawin nyo ay, number one ay reconciliation. I-reconcile nyo po yun. Tatandaan, sales and sales. Sales per VAT return and sales per financial statement. Dapat po ay magkatugma silang dalawa. So, i-reconcile po yan. So, maaaring meron lang pong hindi na isamang account or maaari po doon sa ating summary list of sales and purchases, meron lang pong nasobra or kulang, yun po ang checking balance. Okay, so, paano po kung nakita namin yung mali, balance na dapat to, anong gagawin nyo? Number two na gagawin nyo ay amend your returns. It's either BIR form VAT return or percentage tax or income tax return. I-amend nyo po yan. Kasama po yung financial statement, ha? Huwag kalimutan. I-amend nyo po yan. So, pero tandaan, tandang mabuti. Kapag na-issue na kayo ng letter of authority ng BIR, dun sa year na ina-amend nyo ay, I'm sorry, pero hindi nyo na po siya ma-amend. So, wala na ho. Final na po yan kapag na-issuean po ng letter of authority. So, tandaan mabuti, no? Hanggat hindi pa po kayo na-issuean ng letter of authority or tax investigation ng BIR, ay pwede pa kayong mag-amend at pwede pang gawa ng paraan at maayos ang inyong mga dokumento na sinusubmit sa BIR. Okay? So, tandaan mabuti, no? Prevention is better than cure. So, maganda na yung ma-prevent mo na magkaroon ka ng deficiency kaysa cure. Kasi mahirap mag-cure. Pag-cure, mayroon ng kukulang penalty yan at bayad.
So, okay? So, in summary, ano? In summary natin, ito, summary natin, sales should be equal per VAT and income tax or percentage tax per income tax. And, what else? Purchases also should be equal. Purchases per VAT return should be equal per financial statements. So, I hope na naliwanagan na kayo at alam niyo na kung paano gagawin next time. So, wag lang ho kayong mag-underdeclared ng inyong sales and purchases. Na halimbawa, ang resibo ay halimbawa, ang sales ninyo ay 100,000 sa resibo. Resibo ah. Pero ang dineclare nyo lang is 80,000. Yun po ang mali. So, iwasan po natin magkamali. Gawin natin kung tama at maging maayos po ang inyong financial statement. Okay? So, maraming salamat at tulungan po natin ang ating bayan, ang ating gobyerno na kahit pa paano makarecover ang ating economy dahil dito sa enhanced community quarantine or dahil dito sa COVID-19 na tinatawag. So, please don't forget to subscribe, like, and share my video. Stay healthy and health is wealth. Thank you and more power. See you.